Magandang umaga! Magandang umaga rin po, Teacher Marga! Magandang umaga rin sa inyo, Katrina, dito ka nga sa harapan para sa isang panalangin. Classmates, iyo po natin ang ating mga ulo at tayo'y magdasal. Angel of God, my guardian dear, to whom His love commits me here. Ever this day, be at my side, to light and guide, to rule and guard. Amen. Salamat, Katrina! Bago kayo maupo, tingnan nyo nga muna kung may mga kalat sa inyong paligid, sa harap, sa likod, sa gilid, sa ilalim ng upuan. Kung wala nang kalat, maaari nang maupo. Okay, ngayon, titignan natin kung nandito ba ang lahat ng inyong mga kamag-aral. Okay, tatawagin ko kayo isa-isa dito sa ating attendance. Kapag tinawag ko ang inyong pangalan, sasabihin niyo sa akin kung ano ang inyong kinain ngayong umaga. Maliwanag ba? Opo! Isa pa, maliwanag ba? Opo! Okay, magsimula na tayo. Una, si Reseline. Pancake po, teacher. Wow, ang sarap. Pancake. Next, Lodilyn. Chicken nuggets po, teacher. Chicken nuggets. Gusto niyo ba ng chicken nuggets? Opo! Makihati kayo kay Lodi, magdadala siya bukas. Susunod, si Katrina. Bacon po, teacher. Oh, pang mayaman, bacon. Sunod, Andre. Ham po. Ham? Ham, okay. O, susunod, Christine. Itlog po, teacher. Itlog, masustansya ang itlog. What about Patricia? Tinapay po, teacher. Tinapay, masarap din iyon. Lian? Itlog din. Parehas kayo ng ulam ni Christine. What about Mylene? Spaghetti po, teacher. Spaghetti. Jarina? Pancake po, teacher. Javelin? Longganisa po, teacher. Pat? Sopas po, teacher. Ella? Sopas din po, teacher. Eh, ikaw naman, Sel? Goto po, teacher. Charlene? Fish po, teacher. Fish. Atalia. Champurado po, teacher. Sarap, champurado. Karen. Pancit po, teacher. Amina. Pancit din po sa akin, teacher. Pero sa akin, marami pong han. Ah, mas masarap yung sayo. Okay, next. Yellow. Pang mayaman, cereal. Oh, Redlin. At ang panghuli, Vincent. Okay, so lahat ay nandito ngayong araw. Tama ba? Walang absent? Wala po! Okay, very good. So ngayon, tayo ay dadako na sa ating panibagong kwento. Handa na ba kayong makinig sa ating panibagong kwento? Handa na po, teacher! Isa pa, handa na ba kayong makinig sa ating bagong kwento? Handa na po, teacher! Okay, ngunit bago tayo magsimula, magpapakita muna ako ng iba't ibang larawan. Ito ang unang larawan. Babanggitin ko kung ano ang nangyayari sa larawang ito, tapos ay tutukuyin ninyo kung ano ang salitang binabanggit. Maliwanag? Opo! Okay, ito ang unang larawan. Sa larawang ito, ito ay ginagawa ninyo kapag pagkatapos ninyong mag-aral. Ito ay ginagawa ninyo madalas sa labas ng bahay kasama ang inyong mga kamag-aral, kaklase, o kaya kaibigan o kapitbahay. Ano kaya ang tinutukoy sa larawang ito? Atalia? Naglalaro po, teacher. Naglalaro? Tama ba si Atalia? Opo! Okay. Ang nangyayari sa larawang ito ay maglaro. Ito ang unang salita. Maglaro. Ulitin nga, maglaro. Maglaro. Isa pa, maglaro. Maglaro. Okay, magaling. Ito naman ang susunod na salita ay ang larawan.
naman, ito ay ginagawa ninyo kapag kayo ay aalis at pupunta sa ibang lugar. Halimbawa, kung pupunta kayo sa parke, sa mall, o kaya kapag pupunta kayo ng paaralan. Okay, ano kaya ang nangyayari sa larawang ito? Ano kaya ang salita? Pinutukoy. Yes, Jarina? Lumabas po, teacher. Tama ba si Jarina? Opo! Tama! Ang kalawang salita ay lumabas. Ulitin nga, lumabas. Lumabas! Isa pa, lumabas. Lumabas! Okay, ito ang ikatlong salita o larawan. Okay, ano kaya ginagawa sa larawang ito? Ito ay ginagawa natin tuwing gabi, kapag tapos maglaro, o kaya kapag tayo ay magpapahinga. Ano kaya ang tinutukoy na salita sa larawan? Katrina? Matulog po, teacher. Tama ba si Katrina? Oo! Magaling! Ang salita ay matulog. Very good. Mga bata, ulitin nga natin ang salita, matulog. Matulog. Isa pa, matulog. Matulog. Magaling. Ito ang ika-apat na salita o larawan. Sa larawan ito, ito ay karaniwang ginagawa pagkatapos nating maglaro. Ito ang inuutos sa inyo ng inyong mga magulang pagkatapos nyo maglaro. Sasabihin sa inyo ng nanay mo, oh, tapos ka na maglaro, di ba? Gawin mo to ngayon. Oh, yun ang ginagawa. Ano kaya yun? Pat? Magligpit po, teacher. Tama ba si Pat? Oo! Magaling! Ang salita ay magligpit. Magaling! Magligpit. Mga bata, ulitin nga ang salita. Magligpit. Magligpit. Isa pa nga, magligpit. Magligpit. Para sa ikaw, para sa huling larawan. Ito ang huling larawan. Ito ay ginagawa kapag mayroong hindi maintindihan ng isang tao o kaya ng isang bata. Kayo, kapag meron kayong hindi maintindihan, ito ang ginagawa ni teacher. Ano kaya ang salitang ito? Resilin? Ipaliwanag po, teacher. Tama ba si Resilin? Oo! Okay, magaling. Ang salitang ito ay ipaliwanag. Okay, ulitin nga ang salita. Ipaliwanag. Ipaliwanag. Isa pa, ipaliwanag. Ipaliwanag. Okay, magaling. Okay, babasahin ulit natin ang lahat ng mga salita. Okay, uulit kayo. Pagkatapos kong banggitin ang mga salita, babanggitin nyo ito. Okay? Isa pa, maglaro. Maglaro. Lumabas. Lumabas. Matulog. Matulog. Magligpit. Magligpit. Ipaliwanag. Ipaliwanag. Okay, mga bata, ngayon ay babasahin natin muli ang mga salita. Ulitin ha? Maglaro. Maglaro. Lumabas. Lumabas. Matulog. Matulog. Magligpit. Magligpit. Ipaliwanag. Ipaliwanag. Kayo naman. Magligpit. Lumabas. Maglaro. Ipaliwanag. Matulog. Sa panga? Magligpit. Ipaliwanag. Lumabas. Maglaro. Matulog. Okay, magaling. Palakpakan nga natin ang inyong mga sarili. Ngunit, bago natin palakpakan ang inyong mga sarili, may ituturo ako clap sa inyo. Okay? Gagawin ito ni teacher. Pagkatapos ay gagayahin nyo. Ang tawag sa palakpak na ito ay alas 5 clap. Mamaya, habang binabasa natin ang kwento, malalaman natin kung bakit alas 5 clap ang tawag sa palakpak na ito. Maliwanag? Opo! Okay, ganito ang alas 5 clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tic-tac, ring! Naintindihan ba? Opo! Okay, tumayo nga bawat isa. Kayo naman? 1,
dyan sa inyong upuan. Ngunit bago yun, hatiin ko muna kayo sa mga grupo. Ito ang group 1, group 2, group 3, group 4, at group 5. Maliwanag ba? Oo! Okay, ang gagawin ninyo, mayroong mga puzzle pieces dyan sa loob ng inyong envelope. Paunahan kayong makabuo ng larawan. Kung sino ang mauna, itataas ang kanilang kamay, pagkatapos ay ipepresenta ang kanilang gawa dito sa harapan. Maliwanag ba? Oo! Okay, pag sinabi kong go, magsisimula na. Okay, maganda, maganda. 1, 2, 3, go! Wow, ang galing naman ng group 1. Nauna agad sila, tapos na. Okay, ang group 1, tumayo nga sa harapan. Okay, ipakita nyo nga yung, ang larawan nyo na po. Okay, may ipapakita ako sa inyo. Larawan, nakikita ba? Opo! Oh, magkamukha ba ang nabuo ang larawan ko sa larawang nabuo nila? Opo! Okay, magaling ang group 1. Oh, ano ang ginagawa ng bata sa larawan? Teacher, ang ginagawa niya po, naghuhugas po siya ng kamay. Okay, tama ba siya? Naghuhugas ng kamay ang bata? Opo! Okay, so ngayon, paano nga ba maghugas ng kamay? Kailangan po, basahin muna natin ang ating kamay, tapos gamit ang sabon, lagay po natin yung sabon sa ating kamay, at kailangan po natin pususin ang ating dalawang kamay, at ang mga sunog ng ating kamay, daliri, at pati inapilin po ang pupok. Ang tagal po ng paghugas ng kamay, ay kasing tagal po ng pagkanta ng happy birthday. Mga classmates, pwede niyo po ba akong sabayan? O, tumayo nga ang lahat, kakanta tayo ng happy birthday habang naghugas ng kamay. O, sabay natin si Resi. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! O, mas masigla! Happy birthday to you! Happy birthday! Okay, magaling ang bawat isa, magaling ang group 1. What about ng ibang group? Ganun din bang larawan ng inyo na po? Patingin nga, pakitaas. Patingin nga. Okay, magkakaparehas lang, magaling. O, tumayo nga ang bawat isa, baka alas 5 o'clock ulit tayo. Okay, alas 5 o'clock. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 1, 2, 3, tick-tock. Okay, magaling! O, magsiyok po na bawat isa. Okay, mga bata, dahil tapos na tayo sa ating unang activity, magkakaroon ako ng iba't ibang mga katanungan sa inyo. Ito ang unang tanong. Ano-ano ang inyong mga naranasan noong panahon ng pandemya o noong nagka-quarantine tayo, malungkot man o masaya? Lian? Naranasan ko po ng pandemya yung hindi ko ako makalaro sa labas kasi sabi ko ng nanay ko bawal po. Oh, bawal daw maglaro sa labas dahil mayroong, ano bang meron kaya nun? Pandemya daw po. Oh, meron daw pandemya. Ano naramdaman mo nung bawal kang maglaro sa labas? Malungkot po. Sabagay. Kayo rin ba? Nalungkot din ba kayo nung bawal kayo makalabas? Opo! Okay. So, ano pa? Ano pa mga naranasan ninyo noong panahon ng pandemya bukod sa bawal kayong makalabas? Atalia? Mama ko lang po yung nagtuturo sa akin, teacher. Mama lang daw niya nagtuturo sa kanya. Sa inyo ba? Sino-sino ang nagtuturo sa inyo? Magaling! Sino ang nagtuturo sa iyo noong panahon ng pandemya? Nanay ko rin po, teacher. Nanay mo rin. Sa iyo naman, Amina. Sino ang nagtuturo sa iyo noong panahon ng pandemya? Parents ko po, pareho po sila.
mo parehas ang kanyang mommy at daddy, okay? Magaling! O, ikalawang tanong! Sino-sino ang inyong naging karamay sa panahon ng pandemya? O, Karen? Pamilya ko po, teacher. Wow, magaling! Pamilya! O, ano pa? Ano pa? Lahat pa kayo? Yun ang sagot? Oh! Okay, mahalaga na pamilya natin yung naging kasama natin noong panahon ng pandemya, di ba? Kasi pare-parehas tayong nasa bahay. Okay, so panguling tanong, ano-ano ang mga ginawa nyo na o ng inyong pamilya para mapanatili ang magandang relasyon sa inyong pamilya? Ella? Nagkaroon po kami ng maraming oras po para po magsama-sama kami lahat sa bahay. Wow! Magaling! Ano-ano ang ginagawa nyo sa bahay? Naglalaro po. O kaya po, tinuturoan po ako nila, ma'am. Okay, magaling! So, dahil nasa loob tayo ng bahay, mas nagkaroon ng maraming oras ang ating nanay, ang ating tatay, at ang ating mga kapatid sa atin. So, sabay-sabay daw sila nag-aaral, naglalaro. Okay naman, ano-ano ang iba pa ninyong ginawa para mas mapanatili ang magandang relasyon sa inyong pamilya? Jarina? Sinuturuan po ako ni nanay magbasa, saka po magluto. Okay, magaling. Bata pa lang, tinuturuan na siya magluto. Okay, at para sa aking huling katanungan, ang huling katanungan ay aking isusulat. Bakit? Bakit alas 5 ang paboritong oras ng batang pangunahing tauhan? Pangunahing tauhan. Okay. Ang huling katanungan ay, bakit alas 5 ang paboritong oras ng batang pangunahing tauhan? Ulitin nga. Bakit alas 5 ang paboritong oras ng batang pangunahing tauhan? Okay. Ang katanungan ito ay sasagutin natin pagkatapos nating basahin ang kwento. Maliwanag? Oo. Okay, mga bata, handa na ba kayo makinig sa ating panibagong kwento? Oo. Sa pangandaan na ba kayo? Oo. Okay, tara na at basahin natin ang ating panibagong kwento. Okay, ngayon mga bata, babasahin na natin ang ating panibagong kwento. Ngunit bago tayo magsimula, ano muna ang nakikita ninyo sa pabalat? Lian? May batang babae sa pabalat. Magaling! Mayroong batang babae na nasa gitna ng pabalat. Ano pa ang nakikita ninyo? Pat? May mga laruan po sa baba po ng bata. Tulad ng? Manika po, tsaka kotse-kotsehan. Okay, tama. Mayroong manika at kotse-kotsehan. Ano pa? Atalia? Mga pang-drawing po, teacher. Okay, tama. Meron ding mga pan-drawing. Magaling. Okay, ngayon, babasahin natin ang kwento. Habang binabasa natin ang kwento, pupunan natin ang chart na ito. Okay, ilalagay natin kung ano ang ginagawa ng mga tauhan sa umaga, tanghali, hapon, at alas 5 ng hapon. Maliwanag? Opo! Okay, handa na ba kayong makinig? Opo! Okay, magsimula na tayo. Ang pamagat ng aklat na ito ay alas 5. Isinulat ni na Edgar Belda Jr. at Alia Acosta. At iginuit ni Rachel Batis Laon. Umaga na naman! Bagong araw ulit para maglaro kasama ni teacher at mga kaklasiko. Papasok na kaming lahat, kami ni Kuya sa eskwela at si Nanay at Tatay naman sa trabaho. Pero
Bakit si tatay lang ang nakabihis? Hindi muna kami papasok ni kuya sa eskwela, sabi ni nanay. Si nanay naman, sa bahay lang magtatrabaho. May kumakalat daw na sakit sa paligid at bawal kami lumabas. COVID-19 daw ito, sabi ni nanay, at ipinaliwanag niya sa amin kung ano ito. Una, ang COVID-19 ay isang sakit na kumakapit sa katawan, damit, at mga gamit. Ikalawa, nakakahawa ang COVID-19 kaya hindi mo na maaaring pumunta sa mataong lugar. Ikatlo, kailangan laging maghugas ng kamay gamit ang tubig at sabon habang kumangata ng happy birthday ng 2 beses. Apat, takpan ng bibig at ilong gamit ang siko kapag ubo o babahing. At panghuli, kung lalabas man, kailangan lagi nakasuot ng face mask o face shield habang dumidistansya sa iba. Tanghali na! Kakain na! Maghugas muna ng kamay para makaiwas sa sakit. Kaya ko na rin kumain mag-isa. Sayang, hindi ko makikita si teacher at mga kaklase ko. Pero ayos lang, kasama ko naman si kuya, nanay, lola, bunso at ang manika kong si Maya. Niyaya pa si nanay makipaglaro, pero magtatrabaho pa raw siya pagkatapos maghugas ng pinagkainan. Niyaya ko rin si kuya makipaglaro, pero may assignment pa rin daw sila kahit wala siya sa eskwela. Yayayain ko rin sana si Lola, kaso pinapatulog pa niya si Bunso. Kailangan matulog ni Bunso para siya ay lumaki. Hapon na! Nakauwi na si tatay. Yayakapin ko siyang mahigpit. Pero bawal daw muna yumakap. Maliligo raw muna siya at baka may dala pa siyang sakit mula sa labas. Bakit ganoon? Bakit ayaw nila akong kalaro? Nang mapansin nilang malungkot ako, nilapitan nila ako at niyakap. Pagsapit ng gabi, ipinaliwanag ni nanay at tatay ang aming sitwasyon. May oras na kailangan nila magtrabaho at may oras din para makasama ko silang maglaro. Isinulat namin ang lahat ng mga maaari namin gawin sa araw-araw at ipinaskil ito sa pader ng aming kwarto. Sabik na akong gawin sila bukas! Umaga na naman! Handa na ako para sa araw na ito. Kakain ng masustansyang agahan. Ehersisyo kasama si Maya. Tingnan mo ang ginawa kong kutse-kutsehan. Anong hugis at kulay ang nakikita mo rito? Okay, mga bata, ano ang ginawa nila tuwing noong umaga? Resi? Kumain po. Tama ba siya? Tama si Resi? Opo! Magaling! Kumain! Ang ginawa nila ay... kumain! Ano pa? Jarina? Nag-ehersisyo po kasama si Maya. Tama ba si Jarina? Opo! Magaling! Ang ikalawa nilang ginawa ay... nag-ehersisyo. Okay, mga bata, pasahin nga natin ano ang kanilang ginawa. Kumain. Kumain. Nag-ehersisyo. Nag-ehersisyo. Isa pa nga. Kumain. Nag-ehersisyo. Magaling. Okay, ituloy na natin ang pagbabasa.
nanay maglikwit ng aming pinagkainan. Pagkatapos, maglalaro naman kami ni Kuya. Ano kaya ang ginawa nila ngayong tanghali? Karen? Naglikwit po. Tama ba si Karen? Opo! Magaling! Okay, ang ginawa nila ay naglikwit. Mayroon pa ba? Christine? Naglaro din po sila, teacher. Tama ba si Christine? Opo! Okay, magaling. Sila rin ay naglaro. Okay, mga bata, pasahin nga natin. Nagligpit. Nagligpit. Naglaro. Naglaro. Kayo naman? Nagligpit. Naglaro. Magaling. Okay, tuloy natin ang pagbabasa. Ngayong hapon, magpapahinga muna kami ni Bunso. Pagkagising, babasahan naman kami ni Lola ng libro. Okay, anong ginawa nila ngayong hapon? Sel? Nagpahinga po, teacher. Tama ba si Sel? Opo. Magaling. Ang tamang sagot ay nagpahinga. Ano pa? Ano pa? Meron pa ba? Lian? Nakinig po ng kwento. Tama ba si Lian? Opo. Okay, ang ginawa nila ay nakinig. Okay. O, tumuloy na tayo sa ating pagbabasa. Pagpatak ng alas 5 ng hapon, kumpleto na kaming muli sa bahay. Lahat kami ay handa ng maglaro ng sama-sama. Ngayon, ano kayang ginawa nila nung alas 5 ng hapon? Pat? Naglaro po sila ng sama-sama, teacher. Okay, tama ba si Pat? Opo! Okay, ang tamang sagot ay naglaro. Magaling! O, basahin nga natin. Naglaro. Naglaro. Isa pa? Naglaro. Okay. O, ituloy muli natin ang ating pagbabasa. Ang dami pala namin kayang gawin sa bahay. Pero araw-araw, ito pa rin ang paborito kong oras dahil kasama ko ang aking pamilya. Ikaw, anong paborito mo? Alas 5, isinulat ni na Edgar Belda Jr. at Aliyah Acosta at iginuhit ni Rachel Batis Laong. Okay, magaling. Palakpakan nga ninyo ang inyong mga sarili. Natapos na nating basahin ang ating kwento. Ngayon, basahin muli natin ang mga salitang nasa chart. Mga bata, ano ang ginawa nila noong umaga? Kumain. Nag-ehersisyo. Sa panga? Kumain. Nag-ehersisyo. Magaling. Ano naman ang ginawa nila noong tanghali? Nagligpit. Naglaro. Sa panga? Nagligpit. Naglaro. Magaling. Eh ano naman ang ginawa nila noong hapon? Nagpahinga. Nakinig. Sa panga? Nagpahinga. Nakinig. At panghuli, anong ginawa nila noong alas 5 ng hapon? Naglaro. Sa pa? Naglaro. Okay, magaling.